Bago pa man nangyari ang pagsabog sa Saudi Arabia, ilang katulad na kaso na rin ang naitala rito sa Pilipinas. Ayon sa isang safety expert, may safety measures silang sinusundan at mahigpit na ipinatutupad para makaiwas sa aksidente. Alamin natin sa report ni Lala Roque. Sino ang makakalimot sa tagpong ito noong 2008 sa may nagtahan bridge sa Maynila nang biglang sumabog isang tanker na may kargang libo-libong litro ng krudo at gasolina. Kagagaling lang noon sa Pandacan Oil Depot ng truck at patungo sana ng Valenzuela. Nataranta ang mga motorista. Sa lakas ng pagsabog, sunog ang 13 sasakyan. Isa ang namatay. Nito namang Hunyo, halos natusta ang delivery truck ng mga tangke ng LPG sa ilalim ng Sukat Skyway. Dahil hindi maayos ang pagkakasecure, nagkiskisa ng mga kaganitong 50 tangke ng LPG na naging mitsa ng insidente. Sugatan ang driver at pahinante ng truck. Araw-araw, libo-libong fuel tanker ang bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Kaya naman, ganun na lang daw ang pag-iingat ng mga petroleum haulers tuwing nagbabiyahe ng mga produktong petrolyo. Nagsisimula raw ito sa trucks at sa drivers. Dahil sa matinding epekto pagka nagkaaberya, mas mahigpit na panuntunan ang sinusundan ng mga driver ng tanker ng gasolina. Isa na raw rito ang 50 kilometers per hour na speed limit sa kalsada. 70 kph naman pag nasa highway. Si Dave Piad, safety officer ng pribadong kumpanya na nagseserbisyo sa isang malaking kumpanya ng langis sa bansa. Naka-GPS daw ang mga ginagamit nilang truck para malaman kung tama ang rutang dinaraanan. Hindi rin daw pwedeng lumampas sa 4 oras na diretsyong pagmamaneho ang isang driver kahit 12 oras ang kada shift nila. 4 straight driving hours, they have their mandatory rest. It's better to be safe. Sa ibinibigay daw nilang seminar sa mga driver, lagi nilang binibigyan din ang no alcohol and no drugs policy. Ang drivers daw dumadaan din sa iba't ibang test. Mahigpit din daw nilang pinapatupad ang pagsunod sa truck ban at speed limit. Isa yon sa tinitignan natin na part ng safety programs natin upang maiwasan yung mga ganong sakuna na nangyayari. Isa rin daw sa pinakamalaga ang pagre-retiro na sa mga truck kapag umabot ng mga ito ng 8 hanggang 10 taong pagbabiyahe. Paniniguro raw itong walang mga leak ang tanker na tiyak at pangunahing sangkap sa paglikha ng isang disaster. Gaya na nangyari sa na-aksidenteng fuel tanker sa Saudi na lumikha ng napakalaking pagsabog. Pumatay sa 23 tao, nakasugat sa 135 iba pa at nakapinsala sa napakaraming sasakyan at gusali na sakop ng halos 1 kilometrong blast radius. Bukod dyan, dapat din sundin ang truck ban sa Metro Manila mula 6:00 hanggang 9:00 ng umaga at mula 5:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Pero hindi lang ang mga tanker na nagbabiyahe ng mga flammable na produkto gaya ng krudo at gasolina ang may responsibilidad sa pagtitiyak sa kaligtasan. Kailangan ding mahigpit na sundin ng mga kasabayan nila sa daan ang no smoking within 50 feet away na safety precaution. Lala Roque, GMA News.